So sir, tungkol dun sa na document na na-present nyo na posibleng ito yung tunay na identity ni suspended Bonbon Mayor Alice Guo. Sir, ano yung way para ma-validate na talagang siya yon? Unang-unang kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Kumbinsido ako doon. Tatlong dahilan. Una, tingnan nyo lang yung picture ni Guo Huaping, no? In similarities, hindi natin matatanggal eh. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha niyo yung bata doon sa application for special investors resident visa. Pangalawa, doon sa dokumentong yan, nakasulat kung sino yung nanay niya, si Wen Yilin. Yun yung sinasabi niyo before. Oo, na sinasabi natin sa mga naririnig namin information, si Wen Yilin ang nanay, biological mother ni Alice Guo. Doon sa application nila for special investors resident visa, nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. At yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. Nakasulat doon 58 T Santiago Street, Valenzuela. Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Guo families, no? T Santiago Street, Valenzuela City. So, yung papel sa special investors resident visa at yung mga incorporation papers nila, tugma yung address. So, ibig sabihin, consistent si Wen Yilin, nakatira doon sa Valenzuela address. At pangatlo, kung titingnan natin yung kabuuan na storya, dahil dumating dito si Guo Huaping ng 13 years old, talagang wala silang maipapakitang birth records at walang maipapakitang school records. Kaya nagsinungaling sila doon sa birth certificate dahil wala nga maipakitang records. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizen Filipino citizenship ay yung Peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay at sinabi niya na Filipino siya, Filipino si Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Guo. No? So, in other words, pag titignan mo yung kabuong storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. So sir, can we say wala nang lusot si Mayor Guo dito? Ako, malinaw na si Guo Huaping ay si Mayor Alice Guo. At magbe-verify pa kami ng mga ibang information para ma-establish yan. But initially, I'm very, very confident na iisang tao si Guo Huaping at si Alice Guo. So once na ma-establish, sir, lalabas ba na maraming tayong batas na nilabag itong si Mayor Guo at ang kanyang pamilya? Well, unang-una, yung birth certificate system natin, linamag nila. Sinabi ko nga, binaboy nila yung late registration para mabigyan siya ng Filipino citizenship. Dahil kung Filipino citizen ka, pwede ka magtayo ng negosyo, pwede ka bumili ng lupa, pwede kang tumakbo for public office. At kung titignan natin kabuuan, na nakakatakot rin yung nangyari dahil with this late registration, nakatakbo. Talagang nanalo, no? Sabi ko nga, naisahan tayo dito dahil nanalo itong kandidato na dala-dala niyo yung fake birth certificate niya. No? At ang nakakatakot dito, baka may iba pang ganitong case sa Pilipinas. Hindi lang natin alam ngayon dahil hindi high profile. But sabi nga ng Philippine Statistics Authority, meron silang 300 na cases of late registration na irregular, of which 60 plus ay nakakuha ng passport. So, makikita natin na talagang malaking reforma ang dapat natin gawin sa pag-i-issue ng birth certificate at ng late registration. Nung tinignan namin records between 2008 to 2011, si Guo Huaping at si Alice Guo nagta-travel sila in and out of our country. So, ibig sabihin, ginamit ni Guo Huaping yung kanyang Chinese passport at ginamit rin niya yung kanyang Filipino passport in and out of our country. We so have dalawang, the passport numbers on record. So, dalawang passport meron? Dalawang passport niya. No, tumigil lang siya lumipad noong 2011. So, from 2008 to 2011, nakita namin itong dalawang pangalan, si Guo Huaping at si Alice Guo, lumilipad at the same time. So, most likely, ginamit niya yung
dalawang passport niya. Sir, next week may another hearing yung Committee on Women. So invited dito ulit si Mayor Alice Goo at kukonfrontahin niyo ba about this document? Yes, definitely, no, iko-confront namin siya at gusto namin marinig yung kanyang sagot. But by the statements of his lawyers, obviously, i-deny niya yan. Ano? So, but matibay na ito. I think itong ebidensya galing sa Board of Investments, matibay at nagpapatunay na si Guo Huaping at si Alice Guo, iisang tao lang. Sir, initiative ng BOI at saka ng BI yung pag-provide sa inyo ng document para makatulong sa investigation ng Senate? Hindi. Nung binigay sa amin ng BI yung passport records ng kanyang ama, si Guo Jiangjong at si Wen Yili, nakita namin na yung visa nila is Special Investors Resident Visa. No, so that's yung visa na ginamit nila para makapasok at labas sila ng bansa natin. Mm-hmm. So hiningi namin sa Board of Investments yung mga supporting papers nito. At yun, pinadala nila itong mga supporting papers ng application. At yun na nakita ninyo? At yun na nakita. Oh. Actually, marami yun. Ha? May mga iba pa siyang kapatid doon. Oh. Doon sa supporting papers. Okay, Mav and then Vec nga pala. So, sir, yung apat na magkakapatid, nandun po sila lahat sa dependents? Tatlo. Doon sa pinadala ng Board of Investments, ito yung aking personal na analysis. Ha? Mm-hmm. Si Wen Yili, may tatlong anak. Mm-hmm. Pero si Guo Jiangjong may ibang kasama o ibang asawa. Uh-huh. No? So dalawang groups ang pinadala, yung group ni Guo Jiangjong na may asawa at anak at pinadala yung kay Lin Wenyi na may mga anak rin. No? So dalawang groups ang pinadala. No? So ang aking pag-aanalisa, si Guo Jiangjong may asawa at si Wen Yili ibang pamilya. O kinakasama niya o asawa niya. Hindi ko lang alam kung they are married or not, no? Pero definitely kinakasama niya 'yon. Mm-hmm. At sinabi rin naman sa mga press statements ni Guo Huaping. Salit na Alice Guo. Guo Huaping na si Wen Yili ay kinakasama ng kanyang ama, no? So inamin niya naman yun eh, no? So parang nagtutugma yung story na yung kanyang ama may dalawang pamilya. Mm-hmm. That's my own personal analysis based on the records. Okay, Vec. Sir, ang sabi po ng abogado ni Mayor Go, hindi malayo naman yung itsura nung picture dun sa passport kay Mayor Alice. Anong masasabi niyo po dun? Well, para sa akin, hawig na hawig eh, no? Hawig na hawig. And again, the next corroborating data, si Wen Yilin. No, doon sa data, si Wen Yilin yung nanay at ang dependent daughter, ang tawag ng BOI dependent daughter, ay si Guo Huaping. No? Hmm. So that's puts them together in that document. No? Yun yung magkasama is in that document. Hmm. And then you said, sir, na may malaking reforma na dapat gawin sa pag-issue ng documents. Ano po specifically yung dapat mabago? Well, gawin? Yan ang dapat nating pag-aralan mabuti. No? Iniisip ko nga na dapat talagang may accountability yung dalawang dapat may accountability. Una yung taong nagpanganak, no? The midwife, the hospital, even yung maghihilot, dapat siya mismo tumistigo personally na siya yung taong nagpanganak doon sa bata, no? Dahil hindi pwedeng blanco yun eh. Mm-hmm. Yun yung direct evidence na siya yung tao na doon at nakita niya yung bata. Pangalawa, pagdating sa pag hospital nangyari yan, dapat may accountability rin yung hospital na siya na mag-provide sa Register of Deeds na talagang pinanganak dito sa amin itong batang to, no? So nawala yung link na yun eh. Kaya if you look at the late registration, yung hilot walang may pangalan pero hindi natin alam kung nasaan. Doon naman sa other late registration nila may midwife pero walang nakasulat kung ano yung license number, kung ano. So hindi natin talagang alam kung sino yung taong nagpanganak doon sa bata, no? Butas yun eh, hindi natin alam yun. Pero sir, bakit kaya hindi tunay na birthday nila nilagay doon sa birth certificate na kinusaan? That's a very good question. Si Alice Guo at this time is 34 years old, not 37, no? Based on
kay sa birthday ni Guo Huaping. At nung 2000 and nag-initiate yung kanyang late registration 2005. Mm-hmm. At that time she was 19 years old. Ah, so hindi pa pwede. No? So pagbabawasan mo ng 3 years, uh-huh, yung 19 magiging 17 lang siya. So pero at that time bumibili na sila ng lupa, nag-incorporate na sila ng papers. Uh-huh. So hindi ka, pag minor ka, hindi ka pwede bumili ng lupa, hindi ka rin pwede mag-incorporate ng mga corporation. Uh-huh. So ang theory ko, again, personal kaya analysis pinatanda ko, pinatanda niya para, uh-huh, si Alice ko pwedeng mag-incorporate ng mga corporation, pwede rin siya bumili ng lupa. Pero 3 years younger siya. Mm-hmm. Yeah. So yun ang aming analysis. Okay, Cecil. And then, Daniel. So ibig sabihin, sir, hindi 37 years old si Go doon sa sinasabi natin. Hindi. She's only 34 kasi ang birthday niya is August 31, 1990. So additional perjury yun if ever. Tama ka doon. And then sir, may sinasabi yung lawyer niya, si Attorney David, na somehow may violation of the Privacy Act. Daw yung salen niya at saka yung identity niya ay hindi dapat minimade public kasi sinasabit lang nila sa Senate. In aid of legislation lang dapat ang gamit. Lumilihis siya sa pinaka-topic eh. I think dinidivert nila yung attention. Hindi naman yung attention. Ang punto dito is yung kanyang peking birth certificate at dinoktor yung kanyang birth certificate. At idudugtong ko rin to sa Pogo. Siguro, sinasabi nila, marami kasi nagsasabi, eh Pogo, paano napunta tayo doon? Ito kasing naging daan para bumili ng lupa. No? So kung ikaw ay Pinoy at nagamit mo yung late registration para maging Pinoy, pwede ka bumili ng lupa. Pag pwede kang bumili ng lupa, pwede ka na magtayo ng Pogo Hub, pwede ka na magtayo ng Pogo Facilities, at pwede na rin pumasok sa iyo yung pera. No? So, ibig sabihin, dahil Pinoy ka, pwedeng i-remit sa iyo yung pera, ikaw na magpapatayo, ikaw na bibili ng lupa. So, importante itong angulo na ito kasi nga, ang nakikita kong parang direction is si Alice Go, ginawang Filipino, para makabili ng lupa, para makatanggap ng pera, para maipatayo yung Pogo. So that's the connection that I'm looking at.